Kamusta na po pala yung ano, kaso ng tatay niyo? Ah, Diego. Salamat, Diego, ha? Okay naman. Inaabangan na lang namin kung kailan yung hearing. Medyo kinakabahan nga ako eh, kasi sabi ng abogado, para mahihirapan to ilaban eh. Alam mo, Diego, sa pagkakataong ito, parang hindi ko na talaga mapapatawad si Beatrice. Marami na akong tiniis dyan eh. Pero ito parang hindi. Sobra na eh. Sukdulan na. Grabe po pala kayong magkapatid, no? Parang si Celine at si Margot. Bakit? May alam ka ba? Nag-away na naman ba yung dalawa? Hindi, wala naman po sinasabi sa akin si Margot. Pero kasi po si Celine at si Liam, sila na eh. Natural, nakasaktan si Margot. Oo nga. Pasensya na kayo, Aling Teresa. Pero sa tingin ko, parang hindi po tama eh. Kasi isipin nyo na lang po yung gusto ng kapatid mo. Tataluhin mo. Diba? Parang mali po eh. Anong sa tingin niyo po, Aling Teresa? Margot, okay ka lang dyan? Oo. Kailangan ko sanay na nandito ako sa inyo. Naalala ko lang dati, palagi tayong apat magkakasama. Guru, please. Oo nga eh. Lagi mo nga akong inahabit dun sa bahay. Alam mo, pakiramdam ko ron, driver na kiti. Ang daming memories ka ng kotse na yun. Di ba nga dun tayo naging kakaibigan?